magandang gabi sa inyong mga kapuso. Ay nako, si Kabiknok. Si Biknok wala pa rito, kaya ngayon, pinausap na ako. Ngayon ako ditong kumayo sa inyo. Oh nako. Iwan ko ba sa taong yon? Biglang nawala, nang hina. Ha? Okay, andito po tayo ngayon sa Legazpi City. Oh, Diyos ko, porsyento por doon. Kung inyong mapapansin. Ito oh, tingnan nyo oh. Oh, nakakaputi ako. Kasi ayaw kong mabasa. Bakit? Eh kasi naman po, lagi umuwi lang dito. Excuse me po. Hindi po COVID yun. Okay? Okay, magandang gabi ulit po sa inyong lahat. Ito po si Mike Androcus. Nag-uulat 24 oras. Dahil ang tagapagbalita ay natutulog din. Pero ang news o balita ay hindi natutulog. Kaya ako ngayon nag-uulat. Nasaan na kaya si Bigno? 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 Pasok! Okay, maraming salamat po Kuya Mike Androcus sa inyong represent sa akin. Kasi kanina ay medyo busy pa ako. So ngayon si Mike Androcus muna ang aking pinakuya sa inyo, pinaharap para naman ni may pagbabago. Okay? So ngayon maraming salamat Kuya Mike Androcus sa inyong oras, nasa na ay wala kayong COVID. Okay? So ngayon, unang-una po pala sa lahat, okay? Magandang lalaki po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. Si Biknok. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan po natin, kasi marami nagtatanong tungkol sa brining po nung yung previous na tutorial natin, yung technique of brining. Maraming katanungan yung iba. So ngayon, para masagot ko yon, so ngayon, gagawin ko itong video na to para kumbaga yung mga katanungan nyo ay kumbaga i-include ko dito sa video na tong bago. Ito naman ang gagawin natin na brining ngayon ay pag-brine naman ng karneng baboy. Ito oh. Ito po. Itong ulam namin bukas. Ito pang-ulam bukas. So ngayon direct to the point na tayo, huwag na tayong magpapatumpik-tumpik pa kasi pagod na rin ako. Kakalabas ko lang po sa trabaho. Maraming salamat. Thanks God. TGIF. Nako, nung time na nagtatrabaho pa ako sa opisina, pag Friday na ako, alam na kung saan pupunta. Pag Friday, alam na. Ang uwian niya mga umaga na, okay, wala nang uwian eh. Kung saan sana kami natutulog eh. Alam nyo na, buhay binata, ganun. Eh, kumbaga, nung time na yun, hindi ko naranasan ng maging buhay binata. Nung nakapagtapos ako sa pag-aaral, nagkaroon ng trabaho. Yun, doon ko rin sinulit yung pagiging buhay binata. Pero hindi naman ako nagsasabu-sabu ah. Hindi ako nagsasabu-sabu noon. Wala. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa ating discussion ngayon. So ngayon, ibabray naman po natin ngayon. Ito yung meat ng baboy. Paan ng baboy? Okay? Yung procedure lang po, pareho lang naman po. Yung sukat ng asukal at yung sukat ng ingredients, parehas din po. At pati yung tubig, ganun din po. Kung medyo malaki yung kunyan, kung medyo malaki yung ibabrayin nyo na karne, of course, i-kunin nyo lang po, dagdagan nyo na lang po yung tubig nyo. Basta tama lang po, tama yung sukat lang po. So ganito, medyo hindi naman ganun kalaki yan. So ganun pa rin yung sukat natin. Bali, yung sukat natin ay 4 cups ng tubig and 2 tablespoons of salt and 1 tablespoon of sugar. Okay? So ngayon hindi ko pa natimpla. So ngayon, pakita ko pa rin kasi yung mga iba dyan, baka hindi napanood yung previous video ko. So ngayon, itong brining na ito, ay pwede nyo pong i-apply din sa ibang meat o karne, tulad nga po nitong baboy, para maging juicy din po siya. Okay? Isa rin po ito sa technique na ginagawa. So ngayon, maglalagay tayo ng 2 tablespoons
salt, table salt, and 1 tablespoon of sugar. Okay? Ito yung ulam namin tomorrow. Nag-iisipan ko pa kung lechonin ba ito. Lechon pata. O ano ba yun? O ano ba tawag doon? Yung isa pa? Yung piniprito? Makalimutin na ako. Crispy pata. Yun. Baka crispy pata na lang namin ito bukas. Kasi baka hindi ko masya doon sa oven eh. So, para mas juicy siya. And tender yung karne niya. Pero ibabrain po muna natin. Kasi bukas, di ko alam kung baka yung kalahati nito i-lechon na lang o kaya i-crispy pata na lang namin. Okay? So ngayon, ganoon din po. Haluin nyo ng lagi. Ganoon lang. So maraming nagtatanong po kung doon yung brining tungkol sa manok, kung pwede daw na huwag nang ilagay sa chiller o kaya sa ref. Bali, 2 hours lang po yun eh. So ngayon, ang mangyayari po, kung hindi po kasi sa chiller nyo, kung maliit yung ref nyo, halimbawa 50 pieces, ilagay nyo na lang po sa timba o cooler na malaki, pero lagyan nyo pa rin po ng ano yun, ng ice o yelo para talagang malamig po siya. Kasi kailangan po talaga malamig po yung pagbabrine para yung solution niya ay mag-absorb pa talaga sa karne. Okay? Sana po nagkaintindihan tayo yung may katanungan po diyan tungkol diyan. Tapos pangalawa pang tanong, isa pang tanong po ay isa pang tanong doon ay kung pwede daw na ano yun, after na mag-brine, ano daw ang gagawin? Natural. Pagkatapos si brine nyo, banlawan, nandun po yung sa video eh. Hindi siguro nanonood yung nagtatanong sa akin. So ngayon, panoorin nyo po talaga yung video kong about sa brining, yung pag-brine po ng manok para malisin naman po yung oras ko sa mga katanungan nyo po na nandun na yung kasagutan sa videong ginawa ko po. Huwag naman po tayo maging tamad. Okay? Kung ganyan po tayo eh, wala tayong ulang mararating tayo sa business natin, okay? Nag-provide na po ako ng kumbaga tamang proseso. So ngayon ito kumbaga nagpakapagod din ako nito bago ko nakuha yung tama, kasi yung mga sa online po talaga na tutorial, mali po yung sukat niya. Yung nasabi ko na sa previous video ko. So ngayon binibigay ko na nga po sa inyo, sinishare ko. Kumbaga, kung may katanungan po kayo sa akin, yung katanungan naman po na may sense po yung katanungan nyo. Kasi nandiyan na po sa video nga po eh. Nandiyan na po yung lahat ng katanungan nyo. Sinagot ko na yan. So ngayon, yung nagtatanong na kung pwede na daw i-marinate o inject, pwede na po sir, pwede na po ma'am. As long as na hugasan nyo po muna, pakahugas nyo maigi sa running water o sa faucet po, tanggalin nyo po yung mga laman loob niya, kung meron, yung mga tira-tirang taba, o yung baga, hugasan mabuti. Tapos, i-air dry nyo po, o kaya ilagay ulit sa chiller para mabilis yung pagkatuyo ng balat niya. Okay? So, mga siguro mga 30 minutes lang po yan. Tutulo na po yung... Kasi kailangan patuloy nyo pa rin po yan eh. Kasi, siyempre, inugasan nyo yung tubig eh. So, mag-absorb yan ng tubig yung manok kag inugasan nyo sa gripo o sa tubig. So ngayon, kailangan po patuyuin pa air dry niyo para tumulo yung tirang tubig niya bago niyo po i-apply yung marination niyo o yung pang-inject niyo sa karne, okay? O sana po malinaw na po sa atin sa inyo, okay? So nagtatanong din eh kung halimbawa wala siyang rep, wala siyang hindi, yun nga, sabi wala siyang chiller. So yung nga po, bumili na lang po kayo ng malaking timba o kaya yung balde na malaki, may nabibili po yan. Mura lang po yun. So, doon yun na ilagay yung pag-isahin nyo na lang. Basta yung tama yung sukat ng ingredients niya po. Pag-isahin nyo na lang. Kahit hindi nyo nabalutin isa't isa yung manok. Basta yung lahat ng manok nakalubog sa tubig po. Nakalubog doon sa brining solution po. Okay? Tapos, yung yelo naman, ang mangyayari na yun sa yelo,
Di ba nakalubog yun sa brining solution po ba? Brining solution mula sa plastic. Para makakuyan kayo, ibabalot niyo yung ilo sa plastic para hindi makasama doon sa solution niya. Kasi pag nasama na doon, maiba yung sukat niya kasi yung ilo pag naturaw yan magiging tubig na rin. So mag-iba na yung tawag niya, yung sukat niya. Kumbaga, mas maganda yung nakabalot yung ilo niya. Okay? Iwan ko lang kung sa tingin ko okay naman yun eh. Pero mas maganda din talaga sa chiller po talaga gawin nyo. Pero kung wala po kayong chiller, so ganoon na lang po ang gawin nyo. So para safe talaga, so gawin nyo siguro is, gawin nyo talaga yung balutin nyo isa't isa. Medyo matrabaho, pero sigurado naman na hindi kayo magkakamali sa ganong proseso. Huwag nating i-shortcut yung isang bagay, okay? Kapag sinurkat natin yan, pag binaypas natin nga yung isang proseso, magkakamali tayo. Okay? Hindi magiging maganda yung resulta. Kumbaga, binigyan ka na ng daanan na maayos, ang ginawa mo, nag-shortcut ka. Hindi mo alam na doon pala may aso o kaya merong kunya kumbaga kanal o ano nangyari, hindi nahulog ka o nakagat ka ng aso, di lalong tumagal yung pag-uwi mo. So ganoon na nga po. So baga, mahirap man, medyo matagal man yung proseso, sulit naman po. So ngayon sana pakinggan niyo, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin, okay? So ngayon, ito na naroon na natin yung brining solution po dito. So ang gagawin natin dahil nga sa karne ng baboy ito, mag-a-add tayo ng, di ba sabi ko doon sa previous video ko na kailangan natin ng paminta. So ito dito sa kunya na to, maglalagay po tayo. Okay? Kunya na po, 1/2 tablespoon na paminta. Ayos na yan. Yung pamintang durog po, yung hindi masyadong durog. Yung pangalawa. Okay? Tapos, laurel. Ito lang. Oh. 5 piraso. Yan. Ayos na yan. Okay? Bakit nilagyan po natin ng laurel at paminta? Kumbaga, para lalong bumango. Okay? Para lalong bumango po. Ito po, ginagawa ko lang to, panagbabrain ako ng karne ng baboy. Okay? Pero pag manok, hindi na ako naglalagay niya ng paminta o kaya laurel. Ha? Kasi ang manok, mabango na yan eh. Mabango na po. Hindi na, saka plus yung marination pa na ilalagay mo, sunod naman talaga maglagay. So ito, ang plano ko kasi nito, bukas, either na yun nga, crispy pata o lechon. Sa tingin ko, crispy pata na lang. So kaya nilagyan ko na siya ng laurel sa kapaminta para hindi na rin ako maglagay pa ng anuman na ingredients. Okay? So pwede na ito, kumbaga, pwede na yung isa lang kagad sa pagpiprito. Pero ang gagawin ko din ulit nito para sigurado talang malambot, papalambutin ko muna para sigurado. Kapag naubos na yung tubig niya, saka ko itatanggalin sa kaldero, tapos papalamigin, saka yung pipirituin. Yun yung isa din na technique para maging crispy yung balat niya, saka yung laman niya. Itong tawag daw. Pag ginawa nyo, ayan, tawag yan, pata, kalimutin na talaga ako, ha. Sobrang pagod. Crispy na pata. O yan. Okay? Sige. Abangan nyo po bukas. Pagluluto namin ito. Magandang gabi. So kung may katanungan pa kayo sa pagbabrining po, leave lang kayo ng comment. Basta itong pagbabrining po, hindi lang po ito advisable sa karne. Baboy, baka, manok, lahat ng klase ng karne. Kahit nga po ang isda, pwede rin, saka hipon, yan, pusit para kumbaga madaling maluto yung hipon, para lalong malinamnam, lumabas yung talagang lasa. Ito pong brine yung ginagamit. Okay, kung tinatanong nyo kung ganun pa rin ang sukat, ganun pa rin, okay po, ganun pa rin.
Ganun pa rin ang sukat na gagawin nyo. Para tamang-tama. Huwag yung gayahin yung kay Juday, ha? Kasi yung kay Juday, ginamit niya eh. Ano? One cup. Saka yung kay... Diba? Kay Boy. Kay Kusina Master. Boy Logro. Yun. Ang payo niya doon, ibabad ng ilang oras ba yun? 24 hours, nabanggit niya doon. 24 hours, ibabad yung big brine niya na manok. Ako, na-try ko na po yan. Ito nga, oh, 5 oras lang po talaga. Lima, ang manok, kapag nasobrahan sa pag-brine po, yung kuya niya, yung karni niya, parang nagdudurog-durog na. Kumbaga pag kinuya mo, hiwa-hiwalay na. Okay? Saka isa pa, nagiging maalat na. Maalat na ang laman niya. Totoo po yan. Kung gusto niyo mapatunayan yung sinasabi ko, sige, extend nyo yung time ng pag-brine nyo. Gawin nyo mga 8 oras o kaya 24 oras kung hindi yan umalat. O. Kaya hindi po yun totoo yung mga sinasabi dyan sa yan, yan po, yung mga show na TV show na gano'n. Hindi nila tinuturo yung tama eh. Iwan ko ba kung bakit. Kaya tanong banlaw mo yan kasi nag-absorb na yung salt doon sa balat sa karne ng manok o sa anumang karne o meat. Maalat na po yan. Kahit anong banlaw niya na sabi banlawan, maalis yung alat. Hindi po. Hindi naman po ako chef, pero kumbaga ako nag-eksperimento. Kaya na-find out ko na mali yung tinuturo nila. Okay? Siguro no? Nakuha din nila yung idea na yun sa iba. So ngayon, ako naman eh, sa sarili kong idea. Kasi na-try ko na yung mga tinuro nila. Sa sarili kong kumbaga, pag-aaral. So yun na try and error ko. Mali ito. Ito pala yung tama. Hindi naman pala ako isang cup na asin ang kailangan. Oh. Kaya pasalamatan niyo ako. Maraming salamat po sa tiwala niyo. At supportan niyo sa mga likes niyo, sa mga comments niyo, sa pag-subscribe. Ipagpapatuloy ko po itong ginagawa natin. Hindi ko lang ginagawa kasi iniisip ko nandito kayo sa harapan ko eh. At tinuturuan ko kayo para matuto talaga kayo. Okay? Hindi lang po dito yung pinag-uusapan na kumita tayo. Baga, kumbaga, anturing ko sa inyo ay para mga kaibigan ko na kaharap kong kinakausap. So ngayon, kahit na minsan nga, busy ako kasi nasa trabaho ako. Tapos mamaya-maya, may message sa akin sa FB kasi na-add na rin ako nila eh. Accept ko naman eh. Kasalanan ko din naman eh. So, naka-open kasi yung messenger ko na kahit sino pwede naman kahit hindi ko naman ka-friend pala, ka-friend FB. So, nag-message sila, sinasagot ko naman po yan, isa't isa. Pero kung hindi ko kagad kayo masagot, eh, siguro na nakuyahan ko po. Na-overlook ko dahil sa dami pong minsan na nag-BPM sa akin. Okay? So ngayon, pag-isuyo po, sa video ka nyo mismo maglagay ng comment nyo o question nyo para direkta na ka pong masagot at mabasa din ng iba kung pareho din naman ang katanungan nyo. Sige po. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Sana may matutunan kayo ulit sa araw na to, gabi na pala. So ngayon, ilalagay ko lang ito sa plastic tapos bukas. Okay? Ah, konting kung ano na lang pwede kong ipahal dito. Ayos na, direkta na. Okay? Abangan nyo. Maraming salamat. God bless. To all my fans around the world. My fans. Okay, maraming salamat po. Okay? Naantok na ako sobra. Ginawa ko lang to kasi may pa-pa-abol ng mga katanungan. So sana nasagot ko na dito. Kung mayroon pa, just leave your comment below. Okay? Just leave your comment below para masagot ko po kayo. Okay, God bless po. Salamat. Weekend na bukas. And happy weekend sa inyong lahat. Enjoy your weekend. And of course, don't forget to go to church. Kung ano man na church ang pinupuntahan nyo. Huwag lang yung church na kumukuti-kuti tap. Ay, wala na pala ngayon. Pasarado sila. So ngayon, sige po. God bless po. Mahal ko tayo. Good night. God bless.